nagbibigay ng inspirasyon at nagbibigay kalakasan sa bawat mananampalataya kay Kristo. Tulad sa buhay na nangyari kay Bonhoeffer, meron nang nauna na mga magigiting at matapang na mananampalataya ng Diyos. Ang aking titulo ngayon sa umagang ito, kung nakita niyo na sa poster natin, The Burning Furnace of the Word and the God's Salvation. Makikita natin po siya sa Daniel 3, verse 8 to 18. Hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo at bigyan galang ang salita ng Diyos. Babasahin ko po siya sa ESV, sa English Standard Version. Daniel 3:8-18 says, Therefore, at the time certain Chaldeans came forward and maliciously accused the Jews, they declared to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. You, O king, have made a decree that everyone who hears the sound of horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music shall bow down and worship the golden image. And whoever does not fall down and worship shall be cast into the burning fiery furnace. That are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, these men, O king, pay no attention to you. They do not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Then Nebuchadnezzar, in furious rage, commanded that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought. So they brought these men before the king. Nebuchadnezzar answered and said to them, It is true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up. Now, if you are ready when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music to fall down and worship the image that I have made, well and good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into the burning fiery furnace, and who is the God who will deliver you out of my hands? Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, so God who you serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods and worship the golden image that you have set up. Maraming salamat, salta ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Yung binasa nating teksto sa umagang ito ay sinulat ni Prophet Daniel. Isinulat ni Daniel ang Book of Daniel ng ika-6 na siglo o 600 BC. Si Daniel ay isang tatlong maimpluwensyang Israelita noong panahon ng Old Testament. Kasama niya rito si Noah at Job o Hub. Sa kadahilanan ng kanilang pamumuno at talino sa kanilang nasasakupan. Kaya tinawag silang tatlong maimpluwensya nung panahon nila. At sa Book of Daniel, may dalawang hati at dalawang seksyon ang librong ito. Sa chapter 1, makikita natin hanggang chapter 6, ay ito ang historical event na nangyari sa buhay ni Daniel kasama ang kanyang mga kaibigan na sila Hananiya, Mishael, at Azariah. At sa chapter 7 to 12 naman ay makikita natin yung apocalyptic o prophetic na mga mensahe. Idinisenyong ito upang tiyakin sa bayan ng Israel o sa mga tao ng Israel na sa kabila ng kanilang pag-uusig at pagdurusa at paghihirap, ang Diyos ang may kontrol at sa huli
ay magtatagumpay. Ito ay nangyari nung binasa, itong binasa nating tekstong ito. Ito ay nangyari sa pamuno ni King Cyrus, the founder of the Achaemenid Empire, na kinabibilangan ng apat na kaharian, ang Medes, Persian, Greek at Babylonian, kung saan tinapon sina Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Sila'y nasa pamumuno ni King Nebuchadnezzar na dating chief commander ng kanyang ama na si King Nabopolassar ng Babylon Kingdom. Sa Book of Daniel, makikita natin ang kabuuhan, makikita natin yung absolute sovereignty, yung soberanya ng Diyos at pinaliwanag ang historical background sa chapter 2 kung paano nabuo yung golden image na binigyan ng kautusan ni Nebuchadnezzar sa kanyang mga nasasakupan kahit hindi ka man mga Babylon. Ipinaliwanag ang historical background ng golden image na pinagawa ni King Nebuchadnezzar sa kadahilan ng na-overwhelm siya sa pinakitang kadakilaan ng Diyos sa kanyang pamamagitan ni Daniel. Dahil na-interpret ni Daniel ang kanyang panaginip. Ang Babylonian Kingdom ay tanyag sa panghuhula ng mga panaginip. Hunit ni isa man sa mga tao ng Babylonian ay walang nag-interpret. Kaya ganun na lamang yung naramdaman na kasayahan ni Haring ni King Nebuchadnezzar nung na-interpret ni Daniel ang kanyang panaginip. Hunit, ang golden image ay nakabase sa kanyang ideology bilang isang pagano. Ang Babylon country o Babylon kingdom ay mga pagano. Ang pagbuo ng golden image na ito ay nakabase sa kaisipan ng mga pagano at ni King Nebuchadnezzar. At dahil dito, nagkaroon siya ng isang kautusan. Nabasa natin na kapag nakarinig ng mga trompeta, lira o plata o anumang uri ng musika ay dapat yumuko at sumamba sa pinagawang golden image. Paano nga pumasok sila Shadrach, Meshach, and Abednego? Babalik tayo dun sa chapter 2, doon makikita natin na binigyan ng karangalan si Daniel ng Haring Nebuchadnezzar, binigyan siya ng katungkulan. At dahil dito, hiniling ni Daniel na bigyan din ng katungkulan ang kanyang tatlong kaibigan na sila Shadrach, Meshach, and Abednego sa isang lalawigan sa Babylonia. At ipinakita din dito sa binasan natin sa tatlong kaibigan na Daniel na sila Hananiah, Mishael, o Azareo, o sa Babylonian names na Shadrach, Meshach, at Abednego, makikita natin ang pagiging tapat nila sa isang Diyos sa kabila ng madahas na sasapitin ng kanilang buhay. Kapag hindi nila sinunod ang binigay na kautusan ng Haring Nebuchadnezzar. Makikita rin natin ang soberanya at pag-iingat ng Diyos at ang kanyang pagliligtas sa kanyang mga tao. Ang kanyang soberanya ay higit pa sa mga malalakas, matatalino, at ma-impluwensyang mga namumuno sa kanilang kaharian. At sa kanilang kayabangan ay ipinamalas ng Diyos ang kanyang hindi maarok na karunungan. Ibinaba ng Diyos ang mapagmataas at itinataas ang mapagkumbaba. Kahit na ang mga puso ng mga pinakadakilang hari ay nasa ilalim ng kanyang kontrol.
Kaya ang mensahe natin sa umagang ito, mga kapatid, ang pagsunod natin sa Diyos ay maaaring magdulot ng paghihirap at kamatayan. Hunit may garantiyang kaligtasan dahil sa natapos na gawa ni Kristo. Ulitin ko po, ang pagsunod natin sa Diyos ay maaaring magdulot ng paghihirap at kamatayan, hunit may garantiyang kaligtasan dahil sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Unang punto, merong mga maghahari-harian sa mundo, hunit si Kristo Jesus ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Unang subpoint, walang neutral sa mundong ito. Hindi pwedeng nasa gitna ka. Hindi ka pwedeng manatili sa gitna na wala kang pinapanigang kung saang panig. Walang neutral ground sa mundong ito. At kung naniniwala ka na mayroong neutral ground, ay isa lang ang sigurado. Parehas ka nilang kaaway. Pwede kang mamatay. Bilang isang Kristiyano, hindi pwedeng ngayon ay Kristiyano ka at bukas ay hindi na. Ngayon ay banal ka dahil Lord's Day at bukas hindi mo na tinatahak ang katwiran at kabanalan. Dapat dumating tayo sa point na pupili tayo kung sino ang kakampihan natin. Hindi ka pwedeng manatili sa gitna lamang. In Revelation 3:15-16, says, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Sinabi ni Kristo ito sa mga iglesia. At ganun din ang pahayag ni Kristo sa atin ngayon. Hindi ka pwedeng manatili sa gitna. Mananatili ka lang kung mainit ka ba o malamig, nasa tama o sa mali. Dahil kung nasa gitna ka, isusuka ka. This is the reality, brothers and sisters. Kahit sa anong side ka pumili, kahit saan kang panig na kumampi, sa mali man o tama o sa gitna man ito, ito ay may katumbas na kamatayan. Ganyan sa gera. Kung familiar kayo sa mga gera, ang laging unang namamatay ay yung mga nasa gitna. At ang gera ay katumbas ng kamatayan. Hunit, ang kamatayan, ang katumbas ay kalayaan at kapayapaan. Ang pagpili natin kung sumusuway o sumusunod man tayo sa Diyos ay maaaring magdulot ng kamatayan. Pipili lang tayo. It's either eternal death o eternal punishment o pansamantalang kamatayan dito sa mundo. Ngunit walang hanggang kalayaan, walang hanggang kaaliwan, at walang hanggang buhay na kasama ang Diyos. Walang gitna. Pangalawang subpoint, ikaw ba'y sumasamba sa tunay na Diyos o sa Diyos-Diyosan? Sa panahon natin ngayon, napakadaling nang gumawa ng mga Diyos-Diyosan at maaari ding maging ating sarili, ating mga trabaho, ating mga pamilya. Napakabilis nating ituon ang ating mga sarili sa mga bagay na panandalian, panandaliang kaligayahan, panandaliang kasayahan, panandali ang karangyaan. Dito tayo nabubulag. Mas pinipili natin kung saan ang maging hawa para sa atin. Ayaw natin kadalasan ang makaramdam ng pagtitiis o kahit anong hirap man lang. Kaya tayo bumabagsak sa mga peking Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. In 1 John 2:15, sabi niya dito sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama
ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya kung napagkakakitaan natin ang ating mga sarili, na meron tayong pagnanasa sa laman, pagnanasa ng mga mata, at pagmamataas sa buhay, ay dapat tayong magsisi. Nawa makita natin ang katumbas ng pagiging palalo natin, ang pagiging payabang natin, ang pagpili natin sa mali, pagpili natin sa mga panandaliang kaligayahan, panandaliang karangyaan dito sa mundo. Kung babalik tayo sa ating teksto kanina, kung bakit ganun na lamang ang tatlong magkakaibigan na sila Shadrach, Meshach at Abednego, eh dahil nakatuon sila sa benepisyong kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Nawa, asamin natin ang walang hanggang kaligtasan na kasama ang Diyos. Huwag tayong pumili sa panig ng pagsamba sa Diyos-Diyosan kapalit ng ating panandaliang kaligtasan. Sa ngayon, naringin natin ang ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Nasaksihan natin sa pamagitan ng Biblia. Pero sila Shadrach, Meshach at Abednego, nakita lang nila yung pangitain na yun. Tayo, meron tayong kakayahan at meron at nasaksihan natin ito sa ating mga Biblia. Nawa ay mas piliin natin na sumamba sa tunay na Diyos at sa nag-iisang Diyos. Kaya tandaan natin, mga kapatid, ang sanlibutan ay patuloy na sinusubukan ang paghariyan ni Satanas. Ngunit siya'y tinalo na ni Kristo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo. Kaya ang pangalawang punto natin po ngayon sa oras na ito, ang pagsunod sa Diyos ay may tiyak na bunga. Hindi natin maaaring itago o hindi dapat maitago ang ating pagsamba, pagsunod sa Diyos. Walang distinction sa sacred and secular responsibility ng ating bilang tao. Dito nagkakaroon ng false dichotomy ang mga Kristiyano. Hindi mo pwedeng i-separate ang iyong pagkatao sa labas man ng simbahan kung talagang tinubos ka ni Kristo sa iyong kasalanan. Ay dapat nakasiwalat, nakapakita mo ang iyong buhay bilang isang Kristiyano saan ka man naroroon. Sa simbahan man yan, sa bahay, sa society man, sa eskwelahan man, o sa iyong trabaho. Laging may excellence na ating, sa ating mga responsibilidad, sa ating mga duties, na ang tanging chief end nito is to glorify God. Nakabase ang ating pagkilos sa pagkaluwalhati ng pangalan ng Diyos. Kaya ganun na lamang ang tapang at pagiging tapat ng tatlong magkakaibigan ay dahil pinakita lamang nila ang katwiran, kabanalan na nilagay, binigay ng Diyos sa kanilang puso. There's no room for a double life sa Christian. Walang transformer na Kristiyano. Hindi ka dapat robot. Hindi mo peke na isa kang Kristiyano. Yes, for the meantime, mapepeke mo ito. Pero hindi ito magsusustain for the long time. Lalabas at lalabas ang iyong bunga. Lalabas at lalabas kung sino ka. Kaya kung tunay kang mananampalataya, ay lalabas ang katwiran at kabanalan na nagmumula kay Hesukristo. At kung sa oras na ito, merong mang paghuusig sa atin dahil sa ating pagpahayag ng katotohanan,
ay isa lamang itong bunga ng ating tapat na paglakad sa makipot na daan. Bunga na kailanman ay hindi mo dapat panghinayang. Bunga na dapat hindi mo ikalungkot. Sa halip, hayaang lalong mabunga pa ng marami upang makita ng mga nakararami. Pangalawang sub-point po, hindi din natin maitago ang pagsuway natin sa Diyos. Hindi natin matatago ang pagsuway natin sa Diyos. If we have sinned, let us humble ourselves and present ourselves to God and ask for forgiveness. Kung tayo ay nagkakasala, magpakumbaba tayo at iharap ang ating mga sarili sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Huwag tayong kumilos na akala natin na itatago natin ang mga kasalanan ito kahit walang nakakita. Pero ang tunay at totoo, kitang-kita ito ng Diyos. Sikapin natin o galiin natin na ang buhay natin ay lagi nagsisisi. Every time na nakagawa tayo ng kasalanan, bumalik tayo sa paahan ng krus ng Kalbaryo. Baunin natin ang sakripisyong ginawa ni Kristo. Buhay na walang kapintasan ang umako sa ating mga kasalanan. Huwag tayo maging mayabang. Sa halip ay maging magpakumbaba. Huwag natin hayaan na dahil sa atin ay madudungisan ang pangalan ng Diyos. Sikapin natin maging magpakumbaba. Kaya tandaan, mga kapatid, kailangan maging hayagan ang ating pagsamba at pananampalataya sa Diyos. Dahil hayagan din at napahangas ang pagre-rebelde natin bago tayo tinubos at niligtas ng Diyos. Maging hayagan ang ating buhay Kristiyano. Pangatlong punto, ang pagsunod o paglabag natin sa mga utos ng Diyos ay kapwa maiakibat na kaukulang parusa. It's either ang mundo ang magpaparusa sa iyo, sa atin, o ang nag-iisang Diyos. Ang pagsunod o pagsuway natin sa mga utos ng Diyos ay may kapwa, may kasamang pagtitiis. Pagtitiis na lumahad sa makipot na daan o pagtitiis sa walang hanggang pagdurusa. Unang sub-point, ang pagsuway sa Diyos ay pagpili sa walang hanggang kamatayan o kaparusahan. Tulad ng kautosang binigay ni King Nebuchadnezzar, na sino man ang hindi sasamba ay yuyuko o gagalangin ang ginawa niyang image o Diyos-Diyosan ay magtatamasa ng kamatayan. Kung ang mga taong ito na nilagay ng Diyos upang mamuno sa atin, ipinahintulutan niya na maglagay ng mga gantong parusa, how much more sa ating Diyos na banal, 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 na galit sa kasalanan. Disobedience to God ay direktang di pagsang-ayon sa kanyang soberanya at sa kanyang katangian. Kapag tayo'y sumusuway bilang isang Kristiyano sa mga utos o mandato ng Diyos sa atin, kung inuutos sa atin ng Diyos na sumama tayo, magsimba every Sunday or every Lord's Day, samahan ng ating mga kapatid na mag-aral at magharinig ng salita ng Diyos,
sundin natin siya. Huwag natin bigyan ng dahilan ang ating sarili para magkasala. Kaya pangalawang punto, ang pagiging tapat sa Diyos ay may garantiyang kapayapaan at tunay na aliwan. Napakalawak ng grasya ng Diyos. Hindi tayo agad pinatay niya. Every time na nagkakasala tayo, sumusuway tayo sa kanyang mga kautusan. Ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ang pagtitiis lamang sa mundo ang kapalit ng garantiyang kapayapaan at kaaliwan na galing sa Diyos, pagtitiis sa maiksing oras na di pagsunod sa mga maling mandato sa mundong ito, pagtitiis sa maikling oras na labanan ng maling paraan ng mundo. Nalungkot ako nung nahita ko yung isang ordinances sa Quezon City na inaalaw na ang mga LGBT community o isa-isang mga establishment na gumawa sila ng sariling comfort room para sa mga LGBT communities. O wag i-discriminate kung sinasabi nila na lalaki sila ay pwede silang mag-CR, pumasok sa kalalakihan na comfort room. At ganun din, kung sila ay nagsasabi na babae sila at pwede silang pumasok sa comfort room ng kababaihan. Nakakalungkot. Nawa, naisin natin na magtiis, na di magsasala, at hangyarin ang katwiran at kabanalan. Ito ay matuturing na panandali ang langit dito sa mundo at mauuwi sa habang buhay na kasama ang Diyos. Brothers and sister, huwag tayong matakot. Huwag tayong magpapadaig sa mga usong paraan ng mundo para sa panandali ang kaligtasan, panandali ang kasayahan, panandali ang karunyaan sa buhay. Kung kapalit man ito, ang ating kaluluwa at ang ating buhay. Lumaban tayo. Magpakabanal tayo. Para saan ang kasayahan? Para saan ang katangyagan? Para saan ang karangyaan? Kung ang lahat ng ito ay kapalit sa pagsuway sa Diyos. Sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam nila yung mandato, yung kautusan na binigay ni King Nebuchadnezzar. Na kung hindi sila sasamba sa ginawang Diyos-Diyosa na ni King Nebuchadnezzar, ay mamamatay sila. Pero naging matapang sila. Naging matatag sila na panindigan ang katotohanan. Bilang manantapalataya, panindigan natin kung ano ang katotohanan. Kaya tandaan natin, mga kapatid, ang pagtitiis natin dito sa mundo at paglaban sa mga maling paraan ng sa mundo ay pagpapakita ng ating katapatan sa Diyos at pagtahak sa makipot na daan. Balik tayo sa buhay ni Bonhoeffer. Sinabi ko kanina na kanyang mga ginawang libro hanggang ngayon ay maraming nagtatamasa na kalakasan at inspirasyon. Isa sa mga book niya na Cost of Discipleship, I want to call this statement. Ang sabi niya dito, when Christ call a man, he binds him, come and die. Translate ko lang sa Tagalog, sabi niya dito, kapag tinawag ni Kristo ang isang tao, inanyayahan niya itong lumapit at mamatay. Merong kamatayan. Pero pag sumunod tayo sa Diyos, ang kamatayang temporal dito sa mundo ay kapalit ng buhay na walang hanggang kasama siya. In conclusion, kahit saan man panig tayo, pumili ay may siguradong kamatayan.
Hunit kapag nasa panig ka ng Diyos ay may temporal na kamatayan, hunit may eternal na buhay kasama ang Diyos. Ang pagpili natin sa panig ng Diyos ay taliwas sa mundong ito. Nandiyan ang pag-uusig. Nandiyan ang kamatayan. Pero tandaan natin, mga kapatid, kung paano naging matapang, kung paano naging masigasi ang pagsunod nila Shadrach, Meshach, and Abednego na tumutol sa hindi pagsamba sa Diyos-Diyos ang ginawa ni King Nebuchadnezzar. Dahil naisip nila, sinabi nila doon, kung hindi man sila iligtas ng Diyos, ay magiging magsusunod pa rin sila sa kanilang pananampalataya. Meron silang paninindigan sa katotohanan. Kung nasa oras tayo ng ating pag-uusig sa oras na ito, kung meron kang natitamasang pag-uusig, ay may garantiya tayong makakamit natin ng kapayapaan, kaaliwan, at kaligtasan galing sa Diyos. Hindi man tulad noon, nakitang-kita ang karahasan ng mundo sa panahon natin ngayon, pero di natin matatago na patuloy na niloko ang mga tao, patuloy na binubulag ang mga tao at ginagawang normal ang mga kasalanan. Maging matapang at tapat tayo sa ating pananampalataya dahil may naghihintay sa ating kasiguraduhang kaligtasan na nagmumula kay Kristo Jesus. Ang mga mapagyabang na namumunos sa ating mundo, mga sakim at ganid na namumuno ay hindi man kailanman makakatapat o makakapantay lang sa isang Diyos. Si Kristo Jesus ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Bilang hamon sa ating mga mananampalataya, hindi dapat natin itago ang pagtawag sa atin ng Diyos. Huwag mong itago ang katuwiran. Ilagay ang Diyos sa inyong puso kung ika'y niligtas niya. Sikapin mong maging matatag at matapang sa paglilingkod sa Diyos. Isawalat mo ang katotohanan kahit sa amang dako ka naroroon. Maging totoong Kristiyano ka. Ipakita mo si Kristo sa buhay mo. Ipagpatuloy mo ang tapat na pagtahak sa makipot na daan na may tapang at kaaliwan sa puso sa kabila ng ating marahas at mapanlinlang na mundo. Sa kabila ng pag-uusig, ay mas piliin natin na makamit ang katotohanan kahit ang kapalit nito ay ang ating buhay dito sa lupa. Hindi man natin makita agad ang mga bunga ng ating mga katapatan at pagsunod sa Diyos, hunit merong oras na katagumpayan. Kung paanong binanggit ni King Nebuchadnezzar sa Daniel 4:37, sa chapter 4 ng Daniel, sabi ni Nebuchadnezzar dito, "Praise and extol and honor the King of Heaven, for all His work are right and His way are just, and those who walk in pride, He is able to humble." Nung time na sinabi ni Nebuchadnezzar ito, unti-unting bumabagsak ang Babylonian Kingdom. May oras sa ating katagumpayan. May oras sa ating mga katapatan. Kaya huwag tayo maging magsawa na maging tapat sa ating pananampalataya. At sa mga hindi mananampalataya, huwag mo na sanang hintayin na maranasan ang paghihirap. Danasin na walang hanggang kaparusahan dahil sa pagiging mayabang, mapagmataas, at pagiging Panginoon ng iyong buhay.
May oras ng kaparusahan sa lahat ng mga desisyon at mga ginagawa mo sa buhay. Pero malawak ang grasya ng Diyos. Magsisi ka sa iyong kasalanan at tumingin at maniwala sa natapos na gawa ni Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Ama, na malawak ang grasya. Salamat sa mensaheng ito. Nawa, Panginoon, hindi lang sa week na ito, baunin namin ang tapang na binigay niyo sa amin. Motivation, Panginoon, kundi magkaroon kami, Panginoon, ng disiplina. Disiplina, Panginoon, na sikapin, na pag-aralan, halukayin kung sino ka, ang iyong pagka-Diyos, ang pagliligtas niyo sa amin, ang pagmamahal niyo sa mga tao. Kung paano, Panginoon, ang inibig ng Diyos ang mga tao at binigay niya si Jesucristo para kabayaran ng aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng gantong mga puso na maging tapat sa panindigan sa aming pananampalataya at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na pagsama sa amin. Maraming salamat sa mensahe, sa salta niyo, Panginoon. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen.